Hello guys, ito ang first bonding namin ng aking pamangkin na si Shaira. Pagdating namin dito sa aming bahay sa Sydney, Australia mula sa pagsundo ko sa kanila sa Pilipinas. May naitabi kasi ako na Lego na bigay lang din sa akin ng isang kaibigan. First time po niya na mag-assemble ng Lego. At actually ako man ay first time ko lang din kaya nakitulong na rin ako sa kanya sa paggawa nitong Lego. Actually nga ay nawala yung manual. Bukas na kasi ito nung naibigay sa akin. Pero mabuti na lang ay mayroon sa online. Salamat kay Mr. Google. Ang tatak na Lego ay kilala sa lahat ng dako ng mundo. Ngunit ang hindi masyadong kilala ay ang kanyang kwento. Ano ang kwento sa likod ng logo ng Lego? Paano at saan ito nagsimula? Ang kumpanya na gumagawa ng mga sikat na interlocking bricks ay nagsimula bilang isang maliit na tindahan sa Billund, Denmark. Ang Lego ay isang kumpanyang Danish na ipinanganak salamat kay Ole Kirk Christiansen, isang karpintero na matapos mawala ng negosyo noong 1932 ay nagsimulang gumawa ng mga laruan mula sa kanyang natirang kahoy at tinulungan siya ng kanyang 12 taong gulang na anak na si Gottfred Kirk Christiansen. Nagsimula ang lahat nang ang unang laro ang ginawa niya na isang kahoy na pato para sa kanyang mga anak ay nagustuhan nila. At naisipan ni Kirk na iproduce ito para ibenta. Gumawa siya ng kumpanyang tinawag niyang Lego noong 1934. Noong 1947, nagsimula siyang gumamit ng plastic. Noong 1949, nadiskubre ni Christiansen ang kilalang kilala na ngayon na mga bricks ng Lego na tinawag niyang automatic binding bricks. Noong 1969, unang ginawa ang Lego Duplo, ang Legong pambata. Ito yung mas malalaki na piraso ng Lego bricks, twice the size ng regular Lego bricks. Maraming iba't ibang uri ng Lego sets gaya ng Lego Friends. Ito ay karaniwang pambabae dahil ito ay miniature Barbies at mga accessories na related dito. Kagaya ito ng Lego na binubuo namin ngayon. Mayroon ding Lego Castle kung saan makakabuo ka ng mga kastilyo, Lego Technique kung saan naman ay makakabuo ka ng mga sasakyan. Nang mamatay si Christiansen, sumunod sa kanya ang kanyang pangatlong anak na si Gottfred Kirk Christiansen sa pamamahala ng Lego Company. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang Lego? Mula sa salitang Danish na Legot, meaning play well, o sa Tagalog ay binti idios na nangangahulugang maglaro ng mabuti. Salamat sa panonood!